Hindi takot si Vice President Sara Duterte na ma-impeach dahil hindi naman daw kawalan ang posisyon ng Vice Presidente. Kung tutuusin nga raw ay pumayag lang siya na makitandem kay Marcos Jr. noong 2022 elections dahil sa pangako nitong ipagpapatuloy ang mga proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga lang anya at wala na ito lahat ngayon. Si Jason Rubrico magbabalita. Tumpabagsakin ang pamilya Duterte. Yan ang punot dulo ng nilulutong impeachment laban sa kanya ayon mismo kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni VP Sara, kahit pa raw i-deny ng Kamara ang planong pag-impeach sa kanya, ay binulgar na ito sa kanya ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa lobby na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Giit ni VP Sara, isa-isa na silang pinababagsak sa pamilya Duterte. Mula aniya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. Ito, sabi ng pangalawang pangulo, ay dahil banta ang mga Duterte sa mga nais pang manatili sa kapangyarihan. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit pa? Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado mag-game. Sabihin na natin Prime Minister kung matuloy yung niluluto nilang chacha, o President kung hindi maluto yung chacha nila. Hindi takot si Vice President Sara na ma-impeach dahil hindi daw kawalan sa kanya ang posisyon sa gobyerno. Dahil unang-una raw sa lahat, hindi niya naman ginustong maging Vice Presidente kung hindi lang nakiusap noon ang magkapatid na Bongbong at Amy Marcos. Napag-isipan ng Vice na pagkakataon ito para may pagpatuloy at matapos sana ang mga nasimulang big ticket projects ni dating Pangulong Duterte. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Yun nga lang. Kaya nga, diba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. Dagdag pa ni Vice President Sara, kahit matanggal pa siya bilang pangalawang pangulo o maging alkalde ulit ng Davao City, sigurado namang hahabulin pa rin siya ng mga gahaman sa kapangyarihan. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Pagbibigay diin pa ng pangalawang pangulo, hindi problema sa kanya sakali mang magkahiwa-hiwalay ang dating magkakasama sa politika dahil wala namang katiyakan sa larangang ito. Pero ang hindi niya gusto... Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabastos. Yun yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika eh. Huwag lang maging bastos. Pero nagsisisi kaya si Vice President Sara na tinulungan niya noon si Marcos Jr. sa eleksyon na naging katandem din niya sa tinaguriang Uniteam? Do I regret helping... Do you want to answer that question? Yes. Alam ko, answer ko.